Ang gulay na hindi tinatanim kasamang tumubo sa itinanim na pak choy. And 4 days mula nang may transplant ito. Ayan, may humalong isang mustasa. Ayan. 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 Sa videong ito, ang nais ko pong bigyan ng diin ay ito. Na-feature ko na ito. Ito yung alugbati na hindi kumakalat pero masarap itong gulayin. Marami ito. Nagkakalat dito. Ayan. Nagkakalat ito na hindi naman tinatanim. So, kusang tumutubo lang siya. Parang nakakairita pero ito ay biyaya ng Diyos. Kagaya nito, pansinin niyo mga kapatid, ito yung transplant natin, ha? Ayan. Yung mga seedlings na yan na kusang tumubo, ayan. Yan po yan yung alugbati na hindi gumagapang. Lahat ho ng buti na pinagtaniman ay mayroong tumubong ganung klaseng gulay. Ayan, kaya parang napupurga ako sa gulay na yan, eh. Ang daming tumutubo, eh kulang tayo sa mapagtamnan. No? So hindi natin pwedeng palakihin ito. Nakasama dito sa ating tinatransplant na pak choy dahil kasama nilang sisipsipin din yung nutrina ng lupa. Kaya ang mangyari nito, tatanggalin natin sila. Yan. Bubunutin natin isa-isa yung akala natin ay damo. Pero yun pala ay gulay na kusang tumutubo. Kung malaki lang sana yung ating garden dito at marami tayong lupa, ay pwede po natin ito na ma-maximize at magkaroon tayo ng marami pang ganitong uri ng gulay. Kaya lang, itong ating munting halamanan dito ay para ng gubat, eh. Natatakot ngayong misis ko, eh. Baka daw tirhan ng ahas. Ayan, oh. Parang gubat na sa ilalim. Napakarami. Hindi na raw masisilip, hindi na makikita yung simento, yung sahig ng rokdik. Kasi puno ng pananim. Kaya dito nga sa ating panghaw ay pinatungan din natin to ng mga pananim na gulay. Kasama dyan yung sili. At ito ay harvest natin to. Okra. Tumigil siya sa pagbubunga at ngayon nagbalik bunga uli siya. Ayan. Ito, mga okra natin. At yan, malapit na rin mamunga itong baging na nakikita natin ito. Yung vine ito. Yan po yung kalabanchos. No? Yung parang balimbing na mahaba pag namumunga. Yan, maapat na puno po ito. Mayroong isa rito. Ayan. Ayan. Sumiksik dyan sa luna. Ayan. Malapit-lapit na itong mamunga. Hindi rin ito tinanim. Ayan. Malunggay. Hindi rin natin ito tinanim. Kusang tumubo po ito. Pinagpala po yung ating munting halamanan dito. Ayan, marami po yan sa ilalim ng mga puno ng seedlings. At yung iba, hindi na nakapag-sustain kaya hindi lumalaki. So, na-dominate siya ng tatlong puno na medyo lumalaki na. Ito, isa, dalawa, at yung pangatlo, ito. Ayan. So, tama na yan. Tatlong puno ng malunggay. Nagdagulay din yan. May isa pa tayong puno dito. Ganyan. Yan din, oh. Ayan. At yung sili naman natin, tuloy-tuloy na namumulaklak. Ito. Marami siyang bulaklak na maliliit pa. At hopefully, hindi ito tatamaan ng mga aphids para magtuloy-tuloy ng pagbunga. Ito, mayroon isa na buo na. Bunga na. Ayan. So itong mga dahon, mga bulaklak na ito ay loobin na magtuloy-tuloy sa pagiging bunga. Yan, 2 years na ito, ating mga sili na ito. Pati yung ating mga talong, 2 years na rin ito. Pero buhay pa rin. Yan, buhay pa rin, namumulaklak. At ito, magtutuloy na ng bunga yan. Yung isang buds na yan. Oh. Yan, magiging bunga na yan. Sa ibabaw na yung sili naman na mayroong bulaklak. Ayan, makikita natin yung bulaklak. Ayan, libangan.
munting libangan dito sa ating halamanan. Abangan niyo po mga kapatid, sa susunod po nating video ay akin pong i-feature yung health benefits ng halamang gamot na ito. Ayan o. Ang tawag po nito ay oregano. Ang dami kasing oregano na tumutubo din dito eh, na tinatalo yung ibang pananim natin, kaya ang tataba po ng oregano eh. Ito bumabagsak na nga o, dahil sa sobrang taba ng mga dahon, hindi kinakaya ng kanyang tangkay. So marami ito doon sa likod o, ang dami mga oregano na yan. So bibigyan din po natin to para matalakay yung health benefits ng oregano na ito. Mayroon din marami doon sa bungkungan. Kaya nagkalat, hindi na natin naintindi nga yan, pero buhay pa rin. Okay, so abangan po ninyo mga kapatid. Salamat po.